Para sa ilan, ang glory days ng JDM scene ay tapos na. Na-discontinue ang R34 Skyline noong 2002. Ang bagong GR Toyota Supra ay nagkaroon na ng BMW engine. At dekada na ang lumipas nang nahinto ang Mazda sa paggawa ng maalamat na rotary engine. Hindi pa din nawawala ang speed limit sa gentleman's agreement. At ngayon, sa video na to, ililista natin ang 10 pinakamalulupit na makabagong JDM cars sa panahon natin ngayon. Number 10, Toyota GR Yaris. Kilala din na bunsong kapatid ng Toyota GR Corolla. Ito ang Toyota GR Yaris. Hands down, ito ang pinaka-enjoyable subcompact car na pwede mong mabili ngayon. Ang Yaris ay pinag-combine ang TNGA B architecture sa harapan ng sasakyan at ang TNGA C architecture mula sa Corolla sa likuran. Ito ang Toyota New Global Architecture na ginawa ng Toyota para maging uniform, modular at madaling i-modify ang kabitan ng mga parts ng bawat Toyota unit for optimal build quality at for tuning na din. Tatlo ang pintuan ng GR Yaris sa magkabilang gilid at sa likuran. Ang espesyal sa sasakyang ito ay meron itong special DNA ng Gazoo Racing na performance tuning department ng Toyota. Iniyayabang nito ang double wishbone suspension at kahit na pang racing ito, napakatipid pa rin sa 3-cylinder 1.6 liter engine. Ang Toyota GR Yaris ay may estimated price na 2.9 million pesos. Number 9, Subaru WRX S4. Ito ang pambato naman ng Subaru sa road legal race car nila. Ang Subaru WRX S4. Ang ibig sabihin naman ng S4 sa pangalan nito ay ang apat na S classified features nito. Yan ang sports performance, safety performance, smart driving, at sophisticated feel. Ang born rally car ng Subaru ay may 2.4 liter 4-cylinder turbo boxer engine. Malakas ang hatak at ang Japanese spec na ito ay may CVT transmission lang at hindi available sa manual transmission. Naglalabas ito ng 271 horsepower at may 277 pound-feet ng torque. Sinabi rin ng Subaru na hindi sila magkakaroon ng STI unit dito dahil magfo-focus na din sila sa electrification ng mga sasakyan nila. Nag-e-experiment na rin sila para sa next generation electric WRX na may electrified powertrains. Number 8, Toyota GR Corolla. Isa sa pinaka-astig na bagong JDM car ngayon ay ang bagong GR Corolla na produkto din ng Gazoo Racing Department ng Toyota. Compact lang ang size ng sasakyang ito pero may makina na mas malakas kesa sa GR Yaris. Ang makina nito ay G16E GTS engine. Naglalabas ito ng 300 horsepower na mabilis at efficient na para sa isang 3-cylinder engine. Isa pang nilayabang nitong GR Corolla ay ang GR4 all-wheel drive system sa isang subcompact hatchback. Apat na gulong ang gumagana sa bagong Corolla GR. At kahit matipid ito sa gas, ay malakas ang hatak nito sa akyatan at balanse ang takbo nito. At ang astig pa dahil meron itong manual transmission option na gustong gusto talaga ng mga Toyota racing fans. Ang Toyota GR Corolla ay may estimated price na 3 million pesos. Number 7, Mazda CX-60 E-Sky Active PHEV. Meron na nito sa Pilipinas, ang mid-size crossover ng Mazda, ang Mazda CX-60 na ginawa sa Hiroshima, Japan. Kakaiba ang JDM car na ito dahil meron na itong E-Sky Active PHEV na makina. Gumagamit ng gas fuel na may halo ding electric ang makina. Ito ang isa sa pinakamalakas at pinaka-efficient na makina ng Mazda sa production line. Ang Mazda CX-60 ay merong 3.3 liter, 340 horsepower engine at ang Mazda CX-60 ay may estimated price na 2.8 million pesos. Number 6, Honda Civic Type R. Isa sa pinakamaangas na JDM car sa panahon ngayon ay ang Honda Civic Type R. 2017, lumabas sa Geneva Motor Show ang 10th generation ng FK8 Civic Type R. May pagka-bulky yung hood, singkit, aggressive looking at sporty. Merong turbocharged inline 4 engine na may 316 horsepower, may limited slip differential at 6-speed manual transmission. Yung body curves at lines, aerodynamic at may top speed ito na 272 kilometers per hour. Pansin na pansin na FK8 ang Civic pag tinignan mo sa likuran dahil sa crab-shaped taillights ito. 2002 naman, lumabas ang Honda Civic FL5 na may 2-liter VTEC turbo engine. Guwapong-guwapo ang exterior at mas classy ang dating isa sa naunang generation. Mas in-improve pa ng Honda ang performance ito sa maximum output na 320 horsepower at 420 Nm ng torque. Nandito na halos lahat ng basic features ng isang Honda sports car. Front-wheel drive, 6-speed manual at malakas na VTEC engine. Ang Honda Civic Type R ay may estimated price na 3.8 million pesos. Number 5, Toyota Crown Crossover RS.
makasali sa makabagong JDM cars ang Toyota Crown Crossover RS at isa din sa pinakamahal na crossover ng Toyota. Meron itong 340 horsepower, 2.4 liter, turbo, T24A, FTS Toyota engine. Available din ito sa mga naglalakihang kotse ng Toyota gaya ng Land Cruiser at Toyota Tacoma. Meron itong 6-speed automatic at parang nasa kalagitnaan ito ng sedan at SUV. Based ang platform ng Crown sa Camry platform, kaya naman mukhang elegante at luxurious ang design nito. Meron itong tatlong body styles, estate, sedan at sport. Number 4, Nissan Fairlady Z, Nismo. Di naman pauhuli ang bagong JDM sports car ng Nissan, ang Nissan Z o Nissan Fairlady Z sa Japan na Nismo variants. Based ito sa FM platform na makikita din sa Skyline Nismo B35 series, kung saan ang center of mass ng sasakyan ay nakapokus sa gitna na nagre-resulta sa mass balancing driving. Ang daming pagkakaparehas nito sa Skyline Nismo, pati na ang specs, pero mas mabagal ito ng konti. Ang JDM spec nito ay hindi din available sa manual transmission. Meron itong 9G-tronic based 9-speed automatic transmission. Meron itong 420 horsepower 3-liter V6 twin turbo engine at ang Nissan Z mismo ay may estimated price na 2.7 million pesos. Number 3, Lexus LS 500. Sporty, reliable at dahil sa Lexus branding, nakakayaman talaga ang luxurious looks. Ito ang Lexus LS 500 na isang performance elite car ng Lexus. Ang trademark ng LS ay natural aspirated ito at walang turbo na naka V8 engine. Pero ang 5th generation ng full-size luxury sedan na ito ay may 3.4 liter V6 engine na may dalawang turbo. Noong 2018, lumabas ang LS 500 na mayroong V35A FTS engine na ginagamit din ng Toyota sa iba't ibang kotse nila gaya ng Tundra pickup. Naglalabas ito ng respectable 460 horsepower sa 442 pound-feet ng torque. Pero dahil nga pang mayaman o elite ang market nito, hindi daw masyadong bumenta ang Lexus LS 500 sa market. Siguro bragging rights na lang talaga to ng mga mayayaman pag nagkaroon ka ng LS 500. Number 2, Toyota Century. Ang Toyota Century ay lineup ng mga ultra-luxury sedans ng Toyota na nag-umpisa noon pang 1967. Ang ibig sabihin ng Century ay ang period of 100 years. Resulta din ang Toyota Century ng economic boom ng Japan noong 90s. Ang 1997 Toyota Century ay powered ng 1GZ FE engine, ang kauna-unahang front-engine rear-wheel drive ng Japan na may V12 engine. Ang third generation naman ito noong 2018, nagkaroon na ng mas malaking V8 na naglalabas ng 425 horsepower, codename G60. Default hybrid ang makina nito. Rolls Royce ng Japan ang bansag dito at isa sa pinakamahal na kotse ng Toyota. Mas luxurious pa ito kesa sa Lexus brand. Number 1, Nissan GT-R, Nismo. So number 1 spot para sa akin ang pinakamatindi at pinakamalupit na bagong JDM car ngayon, ang Nissan GT-R, Nismo. Isa sa pinakamalakas na JDM race car lineup ng Nissan noon pa man, na based sa legendary Nissan Skyline R34. Nilabas ang R35 Nismo version noong 2013 na 10 years old na sa 2023. Noong 2013, ang Nissan GT-R Nismo spec ay nagtala sa Nürburgring circuit ng 7 minutes and 8 seconds lap time na halos kasing bilis na ng Lamborghini Huracan. Ang bagong Nissan GT-R ay sobrang high-tech din ang engineering technology. Nagfe-feature ito ng active suspension system na pinapanatiling smooth ang ride comfort kahit lubak at hindi pantay ang kalsada. Ang makina nito ay ang VR38D ETT na may all-wheel drive system. Ang GT-R din ang kauna-unahang sasakyan na may all-wheel drive at rear-mounted independent transaxle. Ang Nissan GT-R Nismo ay may estimated price na 12.4 million pesos. Alin kaya sa mga JDM cars na ito ang magiging iconic pa rin pagdating ng 20 years? Walang nakakaalam, pero pwede nyong i-comment yung hula nyo below. Please share this video kung nagustuhan nyo at maraming salamat sa panonood.